Sumarin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, patutuhanan mula kay Yahweh. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ika-23 ng serye ng Daya ni Satanas. At ang paksa, ika-po, love offerings, sacrificial offerings, abuluyan, tuwing pagtitipon, at marami pang iba. Pag-usapan nga po natin ng mga bagay na ito. Katulad po ng ikapuong pera, love offerings na pera, sacrificial offerings na pera, abuluyan tuwing pagtitipon na pera, at kung ano-anong uri ng mga abuloy na ginagawa ng mga mangaral o mga ministro ni Satanas. Kaya nga, isa ba kayo sa mga nadaya ng mga ministro ni Satanas? Pag-usapan po natin ito sa araw pong ito. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok sa lihim ng mga makapapahamak na mga hidwaang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na nangagtataglay sa kanyang sarili ng madaling pagkapahamak. Lahat po ng mga mangaral, itinatwa nila ang Panginoon. Sapagkat yung mga aral na daladala, doktrina nila ay hindi talaga kay Yahweh. Dos-dos, at maraming makisunod sa kanilang mga gawang mahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan at sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangalangalakal kayo. Kapag yung inyong mga ngaral o yung inyong founder o yung inyong mga ministro ay umutang at pagkatapos kayo ang pinagbabayad dun sa kanilang mga utang, ang tawag po dyan ay ipinangalakal na po kayo. Na ang hatulos nga sa kanila ay mula ng una ay hindi nagluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Kaya dito po malalaman na natin kung ano po yung sinasabi o dun sa ating pumpaksa. 2 Corinthians 2:17, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Yung salita pong kinakalakal ang salita ng Diyos, ibig sabihin pinagkakapirahan. Pinagkakapirahan ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ano? Yun pong pabuluyan o pag-aabuloy po ninyo. Ginagawang kalakal ang salita ng Diyos at ang ginagawang pangangalakal ay yung mga miyembro. Kaya napakatindi po nito mga minister ni Satanas na ito. 2 Corinthians 4:2, bagkos tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakan sa katusuhan ni nagsisigamit man ng may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubilin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Sabi ni Pablo, tinanggihan nila yung mga kahiyahiyang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsigamit man ang may daya ng mga salita ng Diyos. Ano po ba yung daya na sinasabi na hindi ginamit? Kasi po ang nangyayari, kukuha ng sitas, kukuha ng talata, alimbawa yung malaki stress disk, bandang uli yung nakalagay doon na 10 bahagi ay ginagawa nilang pera. Which is hindi naman talaga pera ang ibig sabihin doon sa 10 bahagi na yun. Ngayon, pagdating po doon sa every pagtitipon, every Sunday, every Wednesday, na may abuluyan, wala ka namang mababasa po na nag-utos sila nung unang siglo. Tingnan po ninyo yung mga sulat ni Apostol Pablo, 13-14 na aklat. Kung meron po kayong mababasa ni isang sitas na tuwing Linggo, tuwing Webes, mag-aabuloy kayo. Katulad ng pagpapatayo ng simbahan, pagpapatayo ng mga templo, iniaasa doon sa mga membro samantalang wala naman palang utos na magpatayo ng simbahan o templo. So, puro mga pansariling kapakanan lamang na para masabi lamang na yung kanilang iglesia, yung kanilang mga simbahan,
sa Diyos dahil mayaman. Yun po lang yun. 2 Corinthians 1:12. Sapagkat ang aming pagmamapuri ay ito, ang pagkapatotoo ng aming budi ayon sa kabanalan at pagtatapat sa Diyos, hindi ayon sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Diyos na kami nag-ugali ng gayon sa sanlibutan at lalong sagana pa nga sa inyo. Ano yun? Sabi niya, hindi ayon sa karunungan ng laman. Hindi ba karunungan sa laman yung mga pinaggagawa ng itong mga minister ng Satanas? Ano yung pinaggagawa nila? Akalain nyo na yun hong halimbawa katulad noong sacrificial offering, mga love offerings, puro pera ho yan. Yung past offering, birthday ng mga aral, may pera pa rin. Puro pera, puro pera, puro pera. Kaya nga, yung sinasabing mga ministro ni Satanas, hindi katakataka. Babasahin ko po sa inyo. 2 Corinthians 11:13, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kaya kung salitang kaligtasan, wala pong kaligtasan dito sa mga ito. Sapagkat pinaglululoko nila yung kanilang mga membro na sinasabi nila, na sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, pero wala po pala namang sinasabi ang Diyos tungkol po dyan sa pananalapi na katulad ng kinukuha nila, ginagawa nila. Yung mga miyembro, asang-asa na maliligtas sila dahil dun sa kanilang ginagawa na pag-aabuloy. Akala nila, yung kaligtasan na babayaran. Kasi kalimitan ho talagang nag-aabuloy, ang layunin niyan ay para maligtas. Para bang pag nag-abuloy siya, nakagagawa na siya ng mabuti. Doon. Eh, hindi ho ganun. Hindi ho nababayaran yung ating kaligtasan. Kung ikaw ay gumagawa ng masama, kahit na mag-abuloy ka na mag-abuloy, hindi ka rin maliligtas. Saan? Sa kasalanan. Kasi nagsisinungaling ka lang eh. Ang kaligtasan ay sa kasalanan, hindi po kung o sa impyerno. Ano po? Na ginagawa ng panakot ng marami. Kaya nga yung doktrina ng impyerno, talagang yumaman na yumaman itong mga mangaral na ito, itong mga ministro ni Satanas. Ano po? 1 Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba'y nangasinsay, nangamali sa pananampalataya, at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Bakit? Idinadaan nila dun sa pamamagitan ng pananalapi, tinampo ninyo, at lumilikha pa sila ng kadami-daming mga abuluyan. Bakit? Eh, sila po ay tinuhog nung sarili nila o ng maraming kalumbayan. Akala nila kayang bayaran nung pera na dumarating sa kanila yung kalumbayan na naranasan nila. E alamang talagang wala itong kabusugan itong mga ito. Ginagamit nila itong talatang ito, Isaiah 56:11. Kaya lang, hindi nila naramdaman na sila pala yung tinutukoy dito. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan at ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Hindi nila alam na sila pala yung pinatutungkulan dito. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Nakikita po ba ninyo yung mga mangaral ninyo? Nakikita po ba ninyo yung mga minister ninyo, yung mga founder ninyo? Busog na busog. Pero walang kabusugan. Anong ibig sabihin busog na busog? Eh, bakit hindi? Eh, yumaman ang yumaman. Ano po? Kaya dito po, sa ginawa nating pag-aaral, ay nalantad yung daya ni Satanas na yung mga mangaral na humihingi ng ikapo, love offerings, sacrificial offerings, abulian, tuwing pagtitipon, at iba pa, yan po ay mga ministro ni Satanas. Muli po, maraming pong salamat sa bawat isa. At loobin ni Yahawa, muli po tayong maglalantad pa ng mga daya ni Satanas. Ito po ang inyong kapatid, Brad Emmanuel Umali.